Guys, ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng kalosing method. Reminders lang guys sa mga baguhan dyan, kung dumating na yung mga cuttings nyo at kapag marami ng mga rots, pwede na itong i-direct na itanim sa soil mixture. Gumamit tayo ng soil mixture tulad ng garden soil, or pwede nating haluan ng carabao manure o cow manure. Kapag yung cuttings ay marami ng rots, kapag naitanim na ninyo, huwag ninyong diligan ng maraming tubig kasi mamamatay yung mga rots nito. Parang natutunaw sa sobrang basa. Dapat konti lang yung idilig ninyo. Kapag yung mga cuttings naman ay may amag, huwag na ninyong hugasan. I-direct nyo nang itanim. Kasi mamamatay naman yung amag kapag na-expose sa hangin o sa oxygen. Kapag yung mga cuttings ninyo ay wala pang mga rots, pwede naman ninyong ikalos muna para magkaroon ng mga rots. Or pwede rin i-direct itanim kung nababad na ito sa rotting hormone. Kapag yung mga cuttings ninyo ay wala pang rots at itinanim ninyo sa soil mixture, make sure lang na maraming tubig ang idilig. Ito guys yung Brazilian cuttings ko. Brazilian hybrid or Brazilian green. Yan. Mayroon ang lumalabas na mga rots nito. Kaso hindi pa masyadong mahaba. So kailangan kong ikalos muna siya para sigurado na magkaroon ng mga rots. Yan. Bali kahapon to guys dumating. Bali binabad ko muna sa tubig ulan para makasipsip ng tubig at hindi ma-dehydrate, kasi baka na-dehydrate sa biyahe. So kailangan muna ng tubig, makasipsip ng tubig. Ayan guys, hugasan muna natin yung mga cuttings sa tubig na may sabon panlaba na powder, at nilagyan ko ng isang patak na Sonrox. Yan. Ibabad muna natin ng mga 30 seconds. Yan. Ito guys yung gamit ko na Sonrox. Yan. Yung powder na sabon naman, kahit anong brand, okay lang yan. Yun guys, kapag yung mga cuttings nyo ay mayroon ng bad break tulad nito, yan, may bad break na, so dandahan lang yung pagkuskus natin sa cuttings para mawala yung amag or any bacteria na nakadikit sa mga cuttings. Yan, ganun lang natin guys. Yan. Dandahan, baka maputol yung bad break nito. Sabi ng sealer, nakababad na ito sa rotting hormones, so pwede na daw itanim direct sa soil mixture. Pero ginawa ko muna ito ng kalosing method para may maipakita ako sa inyo, lalo na sa mga baguhan na alam na ninyo kung paano mag kalos ng mga cuttings. Yan, yung ibang cuttings nito ay gagawin kong sayon. Gagawin kong grafted siya sa katawba.
Yan guys, pagkatapos hugasan natin yung mga cuttings, banlawan natin yung lower portion nito ng malinis na tubig. Banlawan lang ito, yung sa taas huwag banlawan, ito lang sa lower portion. Yan guys, ginawa natin yung air dry para sa mga cuttings. Make sure lang po na maging dry po ito para avoid yung magkaroon ng amag. Dapat air dry lang yung gagamitin natin, huwag nating ibilad sa araw. Air dry by using electric fan. Pagkatapos ng air dry, ibabad natin sa tubig. Ibabad natin ng mga 30 minutes bago balutin. After 30 minutes na binabad natin sa tubig, talian natin ito ng guma or plastiko. Yan. Talian natin dito sa may lower portion. Yan. Ganon din dito sa upper portion. Yan. Pagkatapos, balutin natin yung lower portion ng papel. Or pwede rin gumamit ng towel or cloth. Pero mas prefer ko yung papel kasi kapag humaba na yung mga roots nito ay madali lang kunin sa papel. Unlike sa towel or sa mga cloth na talagang sumisiksik yung mga roots nito at mahirap tanggalin. Kaya mostly napuputol yung mga roots. Ganon yung disadvantage ng mga towel or cloth. Kaya mas prefer ko yung gamitin yung papel. Ganito lang magbalot guys ng mga cuttings. Basa yung lower portion ito at saka dry yung upper portion. Yan. Balutin natin yung lower portion ng papel. Yan. Then tupiin natin. Yan. Then i-round lang natin yung papel sa lower portion. Yan. Yan na yung binalot natin. Tapos talian lang natin dito sa lower portion ng guma or elastiko. Yan, pwede rin gumamit ng ibang pangtali. Pero mas prefer ko yung elastiko. Yan. Yan guys. Pagkatapos nito guys, basain lang ng konti yung lower portion nito dito. Basain ng tubig. O pwede rin sprayhan lang ng tubig. Pero sa akin, binabasa ko lang dito sa ano, tubig. Yan. Konti lang dito sa lower portion. Pagkatapos, yung iba kasi mag
balot ng mga cuttings, lahat ng cuttings binabalot nila ng papel at saka binabasa nila yung papel ng buo. Kaya yung iba nagkakaroon ng amag dahil basa yung cuttings. Kaya much better na dry yung cutting sa upper portion para hindi siya magkaroon ng amag. Yan. Pagkatapos nito, babalutin natin ng plastic roll wrapper. Yan, ito yung gamit ko pangbalot ng mga cuttings para sa kalusing. Ito rin ginagamit ko kung mag ship ako ng ano, mag-shipping ako ng mga cuttings. Yan. Ganito lang guys, magbalot ng ano, plastic roll nito. Yan. Mas mabuti kung maigpit yung pagbabalot nito para magkaroon siya ng moist sa loob at lumabas yung ugat nito. Yan. Then after 1 week or 5 days, pwede na nating i-check kung may rots, may mga rots na ba or wala pa. Pero mas prefer ko mga 1 week bago i-check natin. Guys, ayan, tapos nito ilagay natin sa cabinet or sa malamig na lugar, basta wag lang sa mainit na lugar. Ayan. Ito na yung kalusing method. Ang kalusing method ay ang pagpapaugat ng mga cuttings. Yan. Marami namang paraan ang pagpapaugat ng mga cuttings tulad ng paggamit ng mga reverse sand or kukupit or pagbabad lang sa tubig. Yan. Pero ito yung mas prefer ko na gawin, ang pagpapaugat, kalusing method. Yan guys, lalo na sa mga baguhan ngayon dyan. Ngayon marunong na kayo paano gumawa ng kalusing method. Yan. Guys, disclaimer lang po, yung mga cuttings ay hindi po 100% na tutubo po sila lahat. Marami pa rin nagda-die back. Yan. Kung yung cuttings nyo ay hindi nyo binili o sarili nyo lang, I think kung kalusing method yung gagamitin nyo sa pagpapaugat, I think mga 15 days to 20 days mayroon na siyang ugat. Kung gusto nyo naman magpadala ng mga cuttings sa malayong lugar, mas prepare po ito na technique para hindi masira yung mga cuttings pag dumating na doon. If ever na delay yung delivery, ay safe pa rin yung mga cuttings.
Yan guys, ito yung mga cuttings ko na I think mga 3 weeks na to. Ito na yung mga tubo nya. Yan. Ito yung isa, mabilis sumaba yung tubo nya. Red cardinal po ito. Yan. Ito may kasama siyang bulaklak. Yan. May kasama siyang bulaklak. Yan. Yan guys, may bulaklak siya. Yan. Yung iba ginagawa nito ay ipinagpatuloy ang bulaklak nito na maging bunga. Yan. Pero depende rin sa cuttings kung kaya nito masupplyan ng nutrients. Ito guys, yung isang cuttings, bali nalanta siya. Neighbor ko naman ginalaw. Yan, wala namang gumalaw dyan. Basta na lang nalanta siya. Trinay ko siya binyagan para sakaling makasurvive. Pero ngayon, hindi siya nakasurvive. Nalanta pa rin siya. Kahapon lang po ito na nalanta. Yan. Akala nyo na dry yung soil natin. Sa ibabaw lang yung dry nito, pero sa ilalim basa po. Tulad sa isa nito, nalanta ito kahapon. Tapos dinilagan ko ng konti. Yan, medyo nakasurvive ng konti. Yan. Minsan guys, yung ginagawa ko sa nalanta na cuttings, binubunot ko siya. Then tinatanggal ko yung ugat niya na sira at saka yung dito sa bandang ibabaw pinuputol ko. Saka yung natirang na cuttings na green pa ay tinatanim ko ulit. Pwede nyo rin ibabad muna sa rotting hormone o sa aloe vera bago itanim. Ito guys, yung mga cuttings ko na nalanta. Tapos itinanim ko ulit yung cuttings na green pa. Yung part ng cuttings na green pa. Yan, itinanim ko ulit. Ayan, nag-bud break po sila. Ayan. Yung iba, wala pa. Ayan. May bud break na po.